sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang lahat ay babalik sa gobyerno at tila mangyayari at tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang kanyang ipinangako. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag ka... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, lahat ay babalik sa gobyerno. Tila mangyayari at tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang kanyang ipinangako during campaign period, kung saan ay maibabalik sa gobyerno o sa pamahalaan. Ang dapat lang naman talaga mga kaibigan na maibalik yan sa gobyerno mga kaibigan, kasi lalo na yung meral ko mga kaibigan, sobrang taas na maningil na yan. Buwan-buwan na nagpapahirap sa mga tao yun mga kaibigan. Ang meral ko, number one yan meral ko mga kaibigan. Kung pwede nga pati Petron sana yan, no? Pagmamayari ng ilang major utilities tulad ng Meralco at Maynilad. Kung yan din mga kaibigan, Maynilad yan tubig. Dapat maibalik din sa mga yan, sa mga gobyerno. Para kahit paano makontrol nila yung bayarin. Saan ay baka sakaling bumaba mga kaibigan, di ba? Ay tila ibinenta noon ng pamahalaan ni former President Cory Aquino sa ilang mga pribadong negosyante. Ito ang kinumpirma ni President Bongbong Marcos sa katatapos lamang na panayam nito, kung saan ayon pa sa kanya, maging ang NAIA ay mananatili sa pamamalakad ng... Yan din sana mga kaibigan, no? Dapat mabawi din yan eh. Pero mayroon tayong MIA mga kaibigan. Ay MIA ba? Yung Bulacan, yung bagong airport doon mga kaibigan, napakaganda nun. Ang pamahalaan. Pero dapat mabawi rin sana ito mga kaibigan ng gobyerno at mapalitan yung pangalan, gawin na lang sanang MIA. Pinabulaanan rin ito ang chismis na ibibenta ito sa isang bilyonaryong businessman na ngayon ay nasa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, babawiin itong lahat ang pagmamayari noon ng pamahalaan na naging pribado sa panahon ng pamamahala ng mga Aquino. Dahil naniniwala ito na ang pagmamayari ng mga ganitong utilities ay nararapat na ibalik sa publiko. Mas magiging mababa pangaraw ang singil sa kuryente ng Meralco. Tama yun mga kaibigan, pag nabawi kasi nila lahat yan mga kaibigan, malamang sa malamang, mas bababa yung babayaran natin sa kuryente. At tubig kung mangyayari ang lahat ng ito. At higit pa na mas uunlad ang ating bansa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa wakas, pababa na ang bill natin sa tubig at kuryente. Konting tiis na lang, ginagawa na ng paraan ng ating mahal na Pangulo. PBBM lang mabuhay. Panginoon, basbasan at protection na natulungan niyo po ang aming Pangulo sa ginagawang pagpapaunlad ng aming bansa. Yan ang pinakamainam na plano mo, dear President. Lahat ng pag-aari ng gobyerno noon, bawiin na lahat. Dahil sobrang mahal ng tubig at kuryente, kawawa naman kaming mga mahihirap. Kaya napakalaking pasasalamat namin sa iyo, dear President.
Hindi masayang ang aming pagtitiwala sa iyo na ikaw ang aming iniluklok sa Malacañang. Salamat po ng marami, BBM. God bless you. Lalong-lalo na yung buong pamilya. Yan ang dapat lang mangyari para mapagaan ang problema ng mamamayang Pilipino. At lalong-lalo na, mabawas-bawasan naman ang bigat na dinadalang hirap ng mga kababayan. President BBM, mabuhay kayo. God bless po. Answered prayer na talaga ang hinaing ng mga mamayan na maibalik na ang ating tubig at electricity. Mabuhay ka, PBBM! Sige, himay-himayin natin ang problema kung bakit, di ba, tumaas ang presyo ng mga pangangailangan. Okay? Hindi nga kayo nagre-reklamo sa presyo ng Red Horse, pero sa bigas, reklamong-reklamo ka. Real talk yun, mga kaibigan. Kahit ang mahal-mahal na ng alak, talagang binibira pa rin eh. Bili pero nang bili. Pero pagdating sa mga presyo ng bigas, panay-panay reklamo, mga kaibigan. Pero kahit paano, mga kaibigan, may nagagawa ang ating mahal na Pangulo para bumaba ang presyo ng bigas, di ba? Yung mga holder dyan, magsitago na kayo. Ihandaan nyo yung mga papel nyo. Pag nahuli po kayo, malamang ipapamudbud ng ating mahal na Pangulo yan. Ibibigyan niya sa mga nangangailangan yung bigas, mga kaibigan. Kayo. Nagre-reklamo kayo sa presyo ng bigas, pero kung makapag-check out sa TikTok, Shopee at Lazada, really now. Okay. But, sige, pag-usapan natin siya. First of all, ano ba talaga ang number one reason kung bakit ang mahal na ng lahat ng bagay ngayon? Sige nga. It's fuel. When did the fuel crisis start? Or when did it start to skyrocket? Na yung dati-rate na 30-something lang ang diesel, ngayon magkano na? It started in the Ukraine and Russia war. That really changed the fuel market in the world. Kasalanan din ba ni PBBM yan? Nope. It's Putin and Zelensky not making peace. Number one. Number two, ang adjustment ng presyo at ang pagtingin nito ay trabaho naman talaga ng gobyerno. True enough. But they can't do it alone. If the DTI does this, so does the Congress. Bakit ang Congress? The Congress is made up of 316 seats. That's 316 congressmen and women. 253 of this are district representatives and the rest are party list representatives. Which means na mas magara talaga ang pagtitingin sa buong bansa. Kasi nationwide problem naman ito. May mga nag-comment nga, di ba, na hindi lamang sa Manila mahal, kundi sa Butuan City din, where I'm from. Yup, kasi kami, number one, I use for my home and my businesses two types of rice, yung Princess Bea and Yang Chow. I am aware, hindi ito locally milled rice, okay? It's just the way it is. So, imported siya. Kaya nga ini-import, paano ba dinala na dito? Hindi naman inilipad yan, di ba? Hindi naman jumper yan na poop, biglang rice. Of course, you have to pay for fuel. And fuel is not something that our government can regulate on its own. Because umaangkat lang din tayo at bumibili lang din tayo. Kaya nga sabi ko, di ba, the problem is real. But the government is trying its best to serve the problem and give solutions. May mga nag-comment, takasuhan, that's exactly it. Yung Committee on Agriculture and Food na ginawa ni House Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives, ang gagawa niyan. They're gonna find ways to sue these greedy business people na malalaman nila. Kasi yung inspection nila sa NEPA-Q at Commonwealth, palengke po yun, hindi po mall. Okay? And palengke naman po talaga, it's not something naman na, alam mo yung, you have to blame just one part of the equation without understanding the bigger picture. Hindi ho yan. Ang problema ho sa Pilipinas ay hindi lang po Pilipino ang may rason o gobyerno ang may rason. Okay? Kaya I want you to understand, may mga nagsasabi din, ang mahal na daw ng school supplies, of course. Supply and demand. Ano ba ang time ngayon, di ba? Talagang, oh my God, needed ang school supplies kasi mag-o-open na talaga ang August. That is the only time kundi bagsakan ang pagbili. Di ba? Madami ang bibilhin. Kaya, opportunity din ng mga business people na taasan ng presyo. Kasi grabe ang demand. Di ba? That's what I'm saying. Na before ka kasi magreklamo and you blame just one group of people, no, it will only stress you out. But what won't stress you out is if you understand the situation and look at the bigger picture. Kasi iuulit ko, ang lakas-lakas mo magreklamo sa mga mahal na pangunahing pamimili, pero pag-check out sa Shopee, Lazada, TikTok, at ang pagbili ng Red Horse, at kung ano-ano pang hindi mo naman talaga kailangan,
wala kang reklamo. Kasi anong sinasabi mo? Deserve mo naman. Well, deserve mo din naman talaga ang malaman ng totoo. At ano mo yun, paghihimay-himayin ng mga isyo ng bayan. Para naman, ligtas ka. Kasi may alam ka. Ingat! Sa mga mahilig maghanap ng 20 pesos na bigas galing kay PBBM at magreklamo kung bakit ang mamahal na talaga ng pangunahing pangangailangan ng Pilipino, eto ang para sa inyo. Gustong-gusto ko talaga ang galawan ng gobyernong kalmadong... Natatawa na lang din ako mga kaibigan sa mga nagpo-post minsan sa Facebook, di ba? Panireklamo nila sa bigas, yung presyo ng bigas, ganito, ganyan, kung ano-ano siya sabi. Tapos isisisin nila sa mahal nating Pangulo. Nagtatrabaho. Bakit? Kasi kanina nag-surprise inspection ang House of Representatives headed by House Speaker Martin Romualdez sa NEPA Q-Mart at sa Commonwealth. Bakit nila ito ginagawa? Kasi nag-viral ang mga posts ninyo at nagreklamo kayo bakit ang mahal ng bigla ng bigas. Kaya nag-atas ngayon ang House of Representatives ng Committee on Agriculture and Food para imbestigahan ang pinominang ito. Dahil din, sinabi ng Department of Agriculture, sapat naman daw ang supply natin kaya walang rason para magtaas ng presyo. Kaya ngayon, dapat alam nyo na meron palang isa na pwede nyong sisiya sa atin bakit nagtaas ang presyo ng bigas, sibuyas at iba pang pangangailangan. Ito ay dahil may mga business people sa area ninyo na gumagawa-gawa ng fake shortage para... Totoo yun mga kaibigan, may mga gumagawa talaga ng mga ganun para yung presyo na may taas pa rin nila pero hindi na sila sumusunod sa rules ng gobyerno. Kaya dapat dinatampot itong mga ito eh, no? Bigyan ng rason na tumaas ang kanilang pagbenta ng mga pangangailangan at wala kayong choice. Magre-reklamo kayo at i-blame nyo ang gobyerno. Nope. Because in this case, pananagutin sa batas ang mga greedy na business people na again, gumagawa ng fake shortage para tumaas ang presyo ng bigas, sibuyas at iba pang pangangailangan ng Pilipino. Kaya kayo ha, pag magreklamo ka, walang problema kasi demokrasya naman ang meron tayo. Pero ligtas ang may alam. So hindi lamang ang gobyerno ang problema ha, baka yung mga greedy na business people sa area nyo. Watch out! Ingat! Mwah! Eto, relate na relate ako. Alam niyo ba dito sa Caraga region, ang aming minimum wage ay 350 pesos lang. Can you imagine how many kilos of rice that buys a day? 350 pesos lang kami. So yung maliit na sinasahod, can relate girl. Kaya nga ang sinasabi ko, eto nga ang ginawa ng Kongreso na gumawa sila ng Committee on Agriculture and Food, eto ang solusyon na nakita. Because ang pagtaas ng presyo ay hindi lamang nga Philippines ang naapektuhan. It's a worldwide crisis caused by wars that should have ended months ago pa. Pero since ongoing siya, the ongoing at proactive rin ang solusyon ng ating gobyerno. Sa mga nagtatanong, kakasuhan po ba? Kaya nga po ang Congress o ang mga congressmen and women, 253 district congressmen and women, plus the party list Congress people will also find ways to sue and regulate these prices. So nagtutulong-tulungan na talaga. Because at the end of the day, sino lang ba magtutulong-tulungan? Alam nga naman iasa mo sa isang tawani lang ng gobyerno, like the DTI. Guys, let's be honest here. Ilan lang ba yung mga DTI representatives natin? Ilan lang din naman yung mga Congress people natin. But you know what? I'm rather grateful that there is a solution to be made. Eto, kaya nga sinasabi ko, magtulong-tulungan tayo. Your complaints, you posted it. Ginagawa ng solusyon? Yup. And yan yung in-explain ko. The solution that was founded on the merit that a problem needs to be solved. Pero yun nga, paano naman kasi magagawa ng gobyerno natin if there are instances na talaga namang we also don't have a choice? Kaya nga na-add on eh. May mga abusadong negosyante, plus the add-on that we really don't have a choice with certain things that are happening in the market. Like the fuel prices. Because no matter what happens, we need to buy fuel. And we need to buy fuel to transport our farm to market goods. And from our market, we need to put it on our table. That's just the reality of how it is. And yun yung sinasabi ko. If you blame one person, that's not gonna cut it. You're just gonna feel bad. You're gonna feel stressed. At the end of the day, it is what it is. Kaya nga sinasabing ligtas ang may alam eh. At least alam mo ang punutulo ng problema. So that you find solutions. And for me,
Oo, maliit talaga ang sinasahod. Kaya hindi talaga enough na sahod lang ang aasahan mo or isang stream of income lang yan. It also has to do with diskarte. Kasi ako personally, even the people that I pay $350 a day plus benefits plus everything else, I encourage them to do business. I help them earn more out of what they earn from me. Bakit? Kasi if we really don't find ways to make money aside from our 9-to-5 jobs, we're not gonna be able to afford rice and all of the other needs. Especially sa mga parents na may 9-to-5. Walang negosyo. Eh ako nga, may negosyo. Eh bakit yung negosyo? Malakas ba palagi? No. And on top of that, as a negosyante, may mga tao rin akong pinapakain at pamilyang sinusuportahan. So diba, it's really best to stress less about things you understand. And that's the reason why I make these videos. Para mas maintindihan mo ang mga bagay-bagay at least ito, hindi chismis na, alam mo yun, hindi nakaka-add-on sa buhay mo. Kasi mas nakaka-add-on talaga na may kaalaman ka na magagamit mo sa pang-araw-araw. So, ayan. Ingat! At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.